Wangang Adventure and Mystery Series. Case File Number 6. Misteryo sa Libingang Yungib. Kabanata 6. Si Goldman. Ano ba, Boging? Ang bagal mo naman eh. Reklamo ni Joe sa kasama. Nahulaan na ni Joe na gumawa ng sariling gimmick si Nakiko at Gino nang matapos ang halos kalahating oras na paghahanap ay ni anino ng mga ito'y hindi nakita ng dalagita. Kaya niyaya naman niya si Tabachoy. Ngayon ay nasutok-tok sila ng gulod. Sa dakong kaliwa nila ay malalim na lambak. Sa kanan ay bundok at sa bandang likod nila ang kabihasnan ng sagada. Teka, sandali. Let me appreciate the view. Habol ang hiningang sagot ni Boging. Huminto iyon sa paglalakad. Lumingalinga, tapos ay napangiti. Naglakad si Boging palayo sa landas na karaniwang nilalakaran ng mga turista. Tumigil iyon sa isang madamong bahagi sa ilalim ng mataas na pine tree. Maraming lagas na dahon ng pine tree sa lupa. Pahaba ang mga iyon na parang karayom. Inipon ni Boging ang mga dahon sa isang lugar at saka iyon inupuan. Parang nakaluklok tuloy si Tabachoy sa malambot na kutsyon. Kaya lang, paminsan-minsay nangangati ang kanyang puwit dahil natutusok iyon ng mga matutulis na dahon. Sa katunayan, naghahanap lamang si Boging ng dahilan upang makapagpahinga. Napasabak yata iyon sa pag-akyat ng mga burol. At para hindi makahalata si Joe, humarap iyon sa isang mahabang bundok na punong-puno ng pine trees. Maganda naman talaga ang tanawin kaya naganyak din si Joe na maupo sa tabi ng kaibigan. Ayun! Sabik na itinuro ni Joe ang kabilang dulo ng lambak. Yan na yata ang Bokong Falls, Bogs. Tiningnan uli ni Joe ang hawak na mapa ng bayan ng Sagada. Nabili iyon ng dalagita sa Shamrock Cafe. Nakalista roon ang mga lugar na maaaring mapuntahan ng mga turista pati na rin ang direksyon na dapat tahakin. Kaya malakas ang loob nilang mamasyal. Yun na nga! Ang sarap ng sariwang hangin dito, no? Parang walang narinig na sabi ni Boging. Ilang beses pang huminga iyon ng malalim. Natanggal nga ang hilo kanina kaso ginising naman siya ni Joe upang mamasyal. Kaya tuloy hinihingal iyon ngayon. Abala naman si Joe sa pagtingin sa hawak na mapa. Pagbaba natin dito, tawid lang tayo doon. Doon tayo sa may taniman ng gulay. Tutulay sa pilapil at lulusong sa maliit na ilog. Tapos ayun na. Makakaganti na rin tayo kina Kuya at Kiko. Magkunuri kaya akong nahihilo ulit tapos hihintayin ko na lang dito ang pagbabalik ni Joe. Sabi ni Boging sa sarili dahil iniisip pa lamang ang mga binabanggit ni Joe ay napapagod na ang Tabachoy na binatilyo. Naputol ang iniisip na plano ni Boging ng ingay ng mga naglalakad na tao. Sabay na napalingon ang dalawa. Nakita nila ang tatlong lalaki na tipong nagmamadali sa paglalakad. Malaking tao ang nauuna, matangkad, blonde, mukhang foreigner na hindi mawari. Nakasuot ng pangginaw na yari sa balat ng hayop ang lalaki. Habang mabilis na naglalakad ay nakatingin iyon sa mga kasama kaya hindi nito napansing naroon sa puno ang dalawang kabataan. Ang weird ng itsura, no? Bulong ni Joe. Parang taong gubat na hilaw. Shhh! Kulang na lang natakpan ni Boging ang bibig ng katabi.
Malapit na ang mga lalaki at hindi niyon nagusto ang hilatsa ng mga mukha nito. Mukhang walang sense of humor. Baka mapikon at mapagalitan pa sila. Gusto namang tumigil sa paglalakad ang malaking lalaki. Bumaling ito sa dalawang lalaking nakabuntot. "Bakit, Boss Goldman?" Tanong ng balbas sarado. Goldman pala ang pangalan ng taong gubat na hilaw. Bulong ni Joe sa kaibigan na kaagad uling sumaway sa dalagita. Tumingin si Goldman sa mga taniman. "Masyarong mahaba ang nilakad natin, Jingo. 2 oras nating kinuha ang distansya mula kuweba hanggang sa ilog. Mahihirapan tayong magbuhat niyan." Sabi nito sa Tagalog na ikinagulat ni na Joe at Boging. "Buti pa, boss, mag-practice tayo kung paano umakyat ng mabilis sa bundok na iyan." Sabi ng isa. "Mabigat din yung binubuhat natin nung minsan na." "Nag-iisip ka rin pala, Gary. Tara na." Sabi ni Goldman. Biglang napakunot noo ito nang makitang may 2 tao ang papalapit. Mukhang uminit ang ulo. Akala kasi nito'y makakatulong ang gaganaping konsyerto sa pagnanakaw nila. Ngunit maraming tao ang sumadya sa sagada para sa konsyerto. Naiilang ito sa dami ng makakasalubong sa kanila. "Good day, mate." Bati ng parating na lalaking nakasombrero. May kasama itong babaeng banyaga rin. Sa pagsasalitay, makuhula ang mga taga-Australia ang mga bagong dating. "Hello." Sagot ni Goldman na ngayon nakangiti na. Habang nag-uusap ang mga puti, ay pasimpleng lumayo ang 2 lalaking kasama ni Goldman. Naupo ang mga iyon sa lupa at paminsan-minsay nililingon ang 3 dayuhan. Napansin ni Joe na hindi tumitingin sa tanawin ang 2 Pilipino. Ibig sabihin, hindi na bago sa mga ito ang nakikita. "Taga rito siguro sila o baka madalas na pumunta rito." Naisip ni Joe nang biglang mapadilat ang mga mata ng dalagita sa nakita. Ang gintong maligno. Nakakabit sa tenga ng lalaking may pangalang Gadi. Bulalas ni Joe sa sarili. Dinukot ni Joe sa suot na belt bag ang napulot niya sa bus. Hikaw pala iyon. Nagmukhang gintong malignong nakakapit sa tenga ng lalaki tuloy ang itsura noon. Tinitigan ni Joe si Gadi. Mukhang iyon nga ang lalaking natutulog sa bus. Gusto sanang makita ni Joe kung walang hikaw sa kabilang tenga ni Gadi at kung may butas iyon. Nangangahulugang si Gadi nga ang may-ari ng hikaw na napulot niya. Ang problema, isang bahagi lamang ng mukha ng lalaki ang nakikita ni Joe. Pinag-iisipan ni Joe kung magpapakita na siya kina Gadi upang maisauli ang napulot na hikaw nang biglang magtawanan ang mga dayuhan. "And since almost everybody can speak English, we don't have to learn Filipino anymore." Narinig nilang malakas na sabi ni Goldman. "Yes, unlike in Japan." Sagot ng babae. "Oh, you have to excuse me but I really have to go." Putol ni Goldman sa usapan ng mga ito. Nagkatinginan naman sina Joe at Boging sa narinig. Kanina lamang ay nagsalita ng Tagalog si Goldman. Bakit ito nagsinungaling ngayon? Siguro nga'y nagmamadali ito at ayaw nang makipag-usap. Muling tumahimik ang kapaligiran nang maiwan sina Joe at Boging. Sandali pa silang nanatiling nakaupo at nakakubli sa ilalim ng puno. "Oh, ano? Bogs? LG?" "LG? Ah, alam ko na yan. Let's go." Aliw na aliw si Boggs. Nakuha niyon agad ang ibig sabihin ni Joe.
PPA, Joe, tapos G and Jean ako. Ganti naman ni Taba. Ah, Bogs, alam ko yung PPA. Pagod pa ako. Pero ano yung G and G? Ngumiti pa si Boging bago magsalita. Gutom na gutom. Halika na nga at baka ipakain ko pa sa iyo tong mga dahon ng pine tree. Natatawang sagot ni Joe na tumayo na at nagpagpag ng shorts. To be continued.